Hello guys! Welcome back to our channel. Isa sa mga dahilan kung bakit nare-reduce ang engine power ng ating mga sasakyan ay dahil sa maruming throttle body. Kung marumi ang throttle, marumi rin ang mga sensors na nakakabit dito. Kung marumi ang mga sensors, hindi accurate ang reading. At hindi rin tama ang mixture ng air at fuel papasok sa combustion chamber. Tara guys, samahan niyo ako maglinis ng throttle body ng Suzuki Alto 800. Ito po ay requested content ng isa sa mga viewers po natin. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. So guys, ito yung throttle body ng Suzuki Alto 800. Ang model nito ay 2013. So, merong mga mas modern na Alto. Ang gamit ay drive-by-wire na. Ito ay cable type pa. Yan, cable pa yan. Although, kahit cable yan, electronically controlled pa rin itong throttle. Separated nga lang. TPS, throttle positioning, idle air control. So, ngayon, tatanggalin natin. Ang una natin gagawin ay alisin to. Ito yung papunta sa combustion chamber galing sa filter. So, gamit tayo Phillips screw. Wagan natin to. Alisin muna natin lahat ang sagabal. Para madali natin matanggal ang throttle body. Ito ay glitter galing sa valve cover. Pwede alisin yan. Ito, galing naman sa purge valve. Ayan ang purge valve. Galing yan. Yan yung mga fumes na galing sa tangke. Ina-absorb dito. Papasok. Para hindi mangamoy sa atmosphere. Ito. Yan. So, alisin na natin to. So, ito naman, luwagan natin. Dito tayo magluwag. Gamit tayo ng 12 mm. Luwag lang para hindi, sa mga magdi-DIY yan, ganyan lang. Huwag nyo nagalawin yun nasa loob. Luwagan nyo lang yan. Tatanggal yan. Gusto hugutin lang. Yan. Ayos na. Ang next naman natin, tanggalin ang mga connector, itong wire. Ito ay TPS. Pinipindot lang yan dito. Dito kayo magpindot lagi ah. Yan. Huwag kayo sa wire. Yan. Pinipindot lang yan. Huwag dito, baka mahugo to. Gusto. Pag hindi kaya, pindutin nyo. Kasi may rubber yan. Yan. Pindutin nyo lang. Gamit kayo ng flat screw. Yan. Gamitan nyo neto. Pausog. Yan. Yun na. Tanggal na. Para hindi masira yung wire. Kasi matigas yan. Matagal na hindi na tatanggal. So, meron tong hose. To. Galing sa coolant yan. Para ma-regulate yung temperature ng throttle. Dumadaan din dyan yung coolant. So, alisin natin to. Pero, tatapon yung coolant dito. Kailangan natin to ipitan. Ipitan natin. So, bagong ano ko lang to. Bagong drain ng coolant. So, para hindi matapon yung coolant. Ipitan natin to. Hindi, kailangan may labas yan. Nakambalan. Tapos, hatak. Yun. Ayan o, may coolant. Kaya inipit ko. Hindi naman malutong yung ano. Yung coolant, ay yung rubber kaya inipitan ko lang. Ali, meron pa isa. Yan. Ito. Ito. Dalawa yan. Yung isa return.
So, wala na tayong sagabal. So, alisin na natin. Ito, may apat na tornilyo. 1, 2, 3, 4. 10 millimeter. So, sakit gamitin natin. Medyo masikip. May kasikipan. Sabi nung may-ari, hindi pa raw ito na papakay naman. Hindi pa raw ito na bubuksan. Kasi na-purchase ko to sa first owner. Kaya maganda, pag bibili kayo ng sasakyan, first owner kung second hand. Pwede rin naman sa mga buy and sell. Meron naman mga trusted na buy and sell. Pero, mas maganda pa rin sa first owner. Pero ako, buy and sell. Kaya, ako bago ko ibenta ang sasakyan, ay ginagawa ko muna. PMS ko. At kaibigan ko, magiging kaibigan ko yung bumili. Ilalim muna. At alalayan na natin. So, wala namang problema to sa idle. Okay naman, base sa sensor. Ay, base sa scanner. Ayos naman ang idle nito. Pero may nag-request lang for content. Alatang hindi pa nabubuksan, no? Ano kaya itsura nito? Yun. So guys, ito. Ito yung itsura ng loob ng throttle. Hindi siya ganun karumi. Kasi ang gamit na filter ay original. OEM. So, napaka-importante na lagi original or Suzuki genuine parts ang gamit yung air filter. Dahil mas nahaharang nito lahat ng alikabok. At regular na naglilinis ng air filter. Huwag kayo gagamit ng ano, ng washable air filter dahil malaki ang mga butas nun, mas madali madumihan ang ating throttle. So, anong cost ng bad throttle? Ang cost ng bad throttle ay contaminated ng dumi. So, iwasan natin gumamit ng mga replacement air filter at washable air filter. Mas mainam na gumamit ng Suzuki genuine parts na filter. Although mahal, pero napaka-importante nun dahil ang air filter ay first line of defense ng ating makina pagdating sa hangin. So, tara guys. Linisan natin. So, ito yung throttle body ng Alto. Hindi ganun karumi, oh. Pero bago yan, alisin natin to. Ito yung iyak. So, idle air control. Kung ito ay madumihan, magiging erratic ang idle nyo. Yan. Dito pumapasok yan, oh. Yung hangin. Yan. Papasok yan dito sa iyak. Yan. IAC. Idle air control. So, alisin natin. Ito yung papunta sa coolant. So, dumadaan din dyan yan. So, gamit tayo ng Phillips screw. So, hindi pa nabubuksan, no? Kikita nyo, wala pang tama. Ayan, no? Hindi pa ito nabubuksan. First time lang. 2013 model to. Walang idle problem. At 53,000 ang tinakbo. Yan. Dapat magandang Phillips screw lagi gamit nyo. Hindi yung busalsal para hindi masira. Yan. Yun. Malamang kalawang din loob nito. So, nakaraang vlog ko, nag-flush tayo ng rusty cooling system. Buti na lang to, hindi rusted, oh. So, ugutin natin. Uy, matigas, konti. Yun.
Ingat lang kasi meron tong rubber. Naipit. Nalawang loob eh. Yun oh. Yun. Nalawangan loob oh. Iwasan natin gumamit kasi ng tap water sa ating cooling system. Manatiling coolant at regular na palitan every 2 years yan. So, kahit nag-flushing na tayo, kinakalawang pa rin to. So, mamaya linisan natin yan. So, dito pumapasok yung hangin. No? So, pag ganito yan, ganyan natin yan tinanggal. So, dito papasok yung malinis na hangin galing dito. Tapos ito yung bumubuka unti-unti. Itong idle air control. Depende sa need o order ng ECU. Kung gaano kalaki bubuka nito at gaano karaming hangin ang ipapasok niya sa loob. Yan. Kaya pag ito marumi, erratic ang idle. So, hindi ganun karumi. Pero lilinisan natin. So, linisin natin to. Linisin muna natin lahat. Iwasan mapunit. Wala tayong mabibilan yan. Malayo dito ang Olympia. Yun. Oh. Sabi natin muna. Itong TPS, di na natin alisin kasi sensitive to. Pero kung meron kayong scanner, pwede naman alisin. So, hindi naman yan ang common issue para sa erratic problem. So, makikita nyo, ito yung cable type throttle. Sa modern na Alto, drive-by-wire na. So, isa na lang yung motor doon, no, tinatawag na throttle, actuator, control. All-in na lahat. Dito, hiwalay pa. Hiwalay ang TPS, hiwalay yung IAC. At cable pa ang pagbuka nitong butterfly. Walang sensor involved. So guys, itong gagamitin nating panglinis. So, universal cleaner to. Pwede sa brake, pwede to sa mga electronic kagaya ng map sensor. So tira lang 'yan sa ginawa kong sasakyan. So, sprayan natin. Gamit tayo ng malinis na basa. Babaran muna natin. Babaran lang natin. Dali yung matuyo. Musical, lumabas. Yun oh, linis na. Ito yung daanan galing sa taras. Mag-dissolve naman kusa. Thank you.
pag bumuka yung IACV, IAC, dito, dadaan yung hangin. Papasok sa combustion chamber. Ayan o, lumalabas yung... Ito na yung pang-final. Ayan lang natin matapon. Yun. It's na. Tutuyo na yung kusa. Tingnan natin kailan hanginan yan. It's na yan. Linis na. So guys, ito naman yung part sa idle air control. Ganda na itong palinis. Yan lang natin lumuha. Palambutin. Dumi pa. Yun. Is na. So, patuyin natin. Lumalambot yung dumi. So, guys, malinis na. So, ibabalik na natin. So, yung kalawang, di na natin masyado matanggal, oh. Kapit na talaga yan. Kapit na natin to. Abaliktad. So, hindi kayo malilito kung saan to. Ayan, oh. May guide naman. Ayan. Ayan, oh. So, babalik na natin. Be sure na ayos yung gasket. Ayan. Naman intact. Nilinisan na rin natin yan. Tinanggal natin yung mga nakaibabaw. Ayan, maganda lagi. Coolant, ha. Coolant ang gamitin. Ayan. Pag masikip sa unang pasok, huwag nyo na pilitin. Baka malost thread. Kailangan, ayan, nahigpitan all the way. Yan. Yung tama lang, hindi masikip. Yan. Magaan lang. Pero kung masikip, huwag nyo gawin. O, mali pasok nyo. So, criss-cross ang higpit. Yan. Criss-cross, ha. Criss-cross. Yun. Double check.
Yun. Okay na. So, balik na natin. So, punasan na rin natin. Kung ano'y maabot natin, linisan na natin. So, balik na natin. Nalinisan na natin. Pero bago natin ibalik, gamit tayo ng grasa. Kasi, para sa susunod na pagbaklas, kung sino man makabili nito, ay maayos. So, hindi kayo malilito. Lagi sa ibabaw to. Para smooth ang balik ng tomilyo. Ito lang din. Konti lang grasa. Konti lang ang paglagay. Oh. Pag marami. Para smooth lang ang pagbalik. Kasi nung pagtanggal ko kanina, ano na eh, rough na. Ngayon ako pag nagtanggal, naglalagay ng grasa sa pagbalik. Kailangan, nakakamay lang ha. Hindi masikip. Pag masikip, huwag nyo pilitin. Low thread yun. O mali pasok nyo. Kailangan nakakamay lang. Oh. Yan, nakakamay lang. Nakita nyo? Nakakamay ko lang. Yan o. Oh. Kailangan nakakamay lang. Yan. So, ipita na natin. Sakit, mas maganda. Laging sakit. Ako nire-recommend ko lagi sa akin gamit. Huwag ganun masyado kahigpit, yung tama lang. Kasi may rubber naman yan. Dahil plastic yung base nito. Huwag ganun kahigpit. Baka mabasag. Dahil rubber naman yan. Para kayo lang nagbuhat ng kalahating kilo. Yun. Ayun na. Ayun natin tong mga sensors. Kung ano yung huli nating inades, yun ang una natin balik. Yan. Snap lang yan. Pasok. Okay. Ito rin. Yan. Yan. Pasok ulit. Lagi sa dulo ang pasok ha. Tapos balik na natin tong sakulan. Ito yung return. Yung malaki return. Yan. Nati-clip. Yun. Ulit. Taman. Yun. Bitaw. Yun. Yun. Na. Pakulang natin yung throttle cable. Yan. Pasok yung muna yan dito. Yan. Tapos yan na. Ganun lang yun. Hindi naman natin ito ginalaw. Ito lang. So dito tayo. Yan lang higpitan natin. Okay. Asan din natin? Yan. Ito na may papasok sa combustion chamber. Ito yung galing sa filter at papasok. Yun. Okay. So, bago natin start, meron pa. Meron pa tayong nakalimutan. Ito. Huwag nyo ito kalimutan. Magiging erratic ang idle nyo. Yan. Ito ay galing sa purge valve. Yan. Yun. Yun. So, i-start natin. So, sa pag-start na ito, cold start to, kaya mataas ang idle. So, pag nag-normal temperature na,
Ayan. Gagamitan natin ng scanner para makita natin kung normal yung idle nito. So, ito ay Think Tool Mini. So, full scanner. Ito gamit ko. Tara, start na natin yung sasakyan. So, guys, na-start na natin. So, ito ay cold start. Kaya medyo mataas ang reading. Pero basahin, i-diagnose na natin yung idle. Suzuki. Bababa pa idle niyan. Cold start yan. Hintayin natin mag-normal temperature. So, wala namang ABS to. Ito ay manual standard. So, wala ring electronic power steering. Kaya wala. Ayan. Check natin yung idle. So, wala nakitang error. Natin lahat ang so, ito yung ignition no? Control so ito yung idle ang desired idle neto sa cold start ay nasa 113 at ito ngayon yung current engine speed. Kasi malamig pa. Hintayin natin uminit. So, naririd din dito yung pumapasok na hangin sa intake air temperature. Yan. So, malamig pa. Nasa 38 degree. Oh. Malamig. Nakapatay yung compressor. So, nakikita lahat dito. So, nakikita rin yung, ito yung IAC flow. Ito yung TP sensor. Ito yung battery voltage, nakikita. Fuel tank. Uy, konti na lang. So, guys, nasa normal temperature na yung ating sasakyan. So, ito ang desired na normal idle ng Alto. Walang aircon yan. Nasa 901 RPM. Nakikita rin natin yung laro ng idle. Kanina sa cold start, nasa 1,100. So guys, ito ngayon yung idle speed. Nasa normal range. Nasa 900 RPM. Walang aircon. Yan, makikita nyo yung laro ng idle. At ito yung desired idle. Kanina, sa cold start, nasa 1,100 RPM. At habang umiinit ang makina, pababa ng pababa yung idle. So, yun. Ayan. So, nakikita rin natin yung pumapasok ng hangin. Ayan. So, guys, bukas ang aircon. Yan ang desired idle 1,010 RPM. Ayan. So, bukas ang aircon yan. So, normal pa rin, guys. So, that's all, guys. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat. So, sa next video natin, papalitan natin yung valve cover gasket. Valve cover gasket, papalitan natin ang valve cover gasket ng Suzuki Alto 800. Ayan, may tagas na kasi. Oh. Nakabili ako worth 250. Okay.